What's good, Fudger Nation? We are your sneaker Fudgers. This is Martin Andrew. This is Big Daddy G. And this is Harvey, but call me H Mamba for my NBA fantasy handle. All right. Good morning, good afternoon, good evening to all our subscribers, listeners, viewers for another episode of Catch Up Tambayan Laugh Trip with your favorite sneaker Fudgers. And for tonight's episode, Season 2, Episode 3, meron na naman tayo syempreng very special guest. Sobrang special. Rare. Yes, rare sir. Na rare. Yes, sir. And kung napapansin nila yung backdrop natin, yung background natin. May clue na. May clue. May clue na sila. May clue na sila. Kung gaano ka-rare ang breed na to. Backdrop pa lang. Aras na, di ba? And to give additional introduction, okay? So, itong ating special guest tonight is ex-teammate natin dun sa office natin sa McKinley. Isa to sa mga veterans, super clutch players. Super clutch. Actually, naalala ko pa yung for the win niya. Yes, sir. Pag-usapan natin yan later. Later. Nakabala yan, di ba? And after yan, syempre, yung tough kaya, kala mo, maangas tignan. Pero at sobrang family guy ito. Ito yung isang idol ko bilang daddy talaga. Ako, ito ang pinaka, aside from being a family guy, pinaka-idol ko dito sa guest natin na to is, he's one of the country's most well-respected breeders of a quality American bullies. He has his own brand, the RPMJ Bullies Kennel. So, yes, sir, wag na natin patagalin pa. Yes. Please welcome our special guest, Ren. Hey guys, what's up? Magandang umaga, what's up, Ren? Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi brother? Rin sa iyo. Maraming salamat sa pagpapa-unlock sa aming invite. Welcome, para mag-guest welcome dito. Namiss ka salamat namin. Salamat din sa inyo. Salamat. Yes, thank you. Alright, so to start off, syempre, yung the usual naming tinatanong sa aming guest, lalo na kapag teammate or ex-teammate. Yeah. So, Ren, share mo naman sa amin yung iyong TOTGA Shoes, yung the one that got away, yes. Yung sapatos na inasam-asam mo na hindi mo nakamit. Pero hindi mo nakamit, kahit ni minsan. Ay, hindi nakamit, no? Hindi na pa sa'yo. Mm-hmm. Pero hindi nawala sa iyong puso't isipan. Bakit ang makata ako today? Actually, wala akong ganyan na... Wala. First time na sagot yun, ha? Oo, kasi, ever since talaga, fan ako ng mga sapatos na mga Mamba, mga Kobe. Kobe. Yes. So, grabe talaga. So, yeah. Din talaga itong guest natin. Oh, Kobe talaga. Since nag-start si Kobe from Adidas to Nike, yun na yung ginagamit ko na na mga sneakers niya, mga sapatos niya. Pansin ko nga, pag may mga liga tayo, mga Kobe shoes. So you make up to it, bro, na na lahat nung ni-release ni Kobe, nagkaroon ka. Kasi, diba? Hindi naman, pero specific models, basta kailangan rin kasi sa akin maganda yung fit sa akin and yes. Comfortable ako pag nagba-basketball. Agree. So may mga depende sa paa, di ba? So, depende sa position mo sa game. So meron akong nagta-try ako ng mga basta Kobe line, nagta-try ako kung ano yung mas fit sa akin. Then yun yung nagiging ko. Game shoes mo, go-to shoes mo every game. No? So, yan. So, yun nga. So, kung go-to shoes nga, so meron kang bang specific talaga? Yung pinaka-favorite mo? Gusto mo lang? Since walang thought, yung pinaka-go-to shoes mo pag may laro tayo? Pag finals, ganyan. Kumbaga kahit medyo worn out na, yung pa rin yung ginagamit mo. Kasi super favorite mo, go-to mo talaga. Ganun. Sa court. Okay. Pinaka-paborito ko sa Kobe is yung, actually, yung Adidas niya, yung nakalimutan ko yung tawag, yung parang tawag nila, parang plancha. The Kobe. Yung parang super fairy. Yes, dalawang ganun yung ginamit ko, white tsaka yung silver. Masarap sa isa din sa TOTGA ko yan eh. Sobra, yun yung pinaka
ano ko, pinakamasarap na nagamit ko na Kubi. So, for me, yun yung pinaka-paborito, naging paborito ko. And then, yun, kaya lang, nung nag-Nike na, syempre, ano na, eto na, yung mga mamba na. Nakalimutan ko yung ano eh, yung elite na style. Ah, yung medyo style. High cut. Hindi, normally, nasa low or low mid cut na elite lang ako. Okay. Yung mga elite Kobe elites. Na usually mga models. If I'm not mistaken, pagdating ng Kobe 7 yan eh. 7, 8, 9, yun yung mga may elite series na nirelease eh. So, yun nga kasi yung technology niya eh, no? Yun sa ano na yun, sa line na yun ng Kobe. Totoo. Oo. Saka naalala ko si Brother Ren nga, yung panahon natin sa mixers, di ba? Yung napahapyawan mo, H Mamba, yung games na, yung isa sa mga memorable games natin before yung exactly super clutch. Super clutch for the win. Winning basket yun eh, no? Parang for the lead. May natirang time, pero for the win na siya technically eh. Kasi lamang yung kalaban. Tapos palitan tayo all the way from fourth quarter to overtime. Ano tayo nun? Ano to, palitan mixers tayo. Ba to? Mixers to? Oh, yung laro natin yung sa APC. Yung kulay gray yung uniform natin. Oo. Yung sa taas, yung sa taas na court. Napanood ko yan. Oo. Tapos, sobrang grabe yung laban. Si Brother Ren, naglabas ng clutch gene. Parang naging prime Mark Kagiwa eh. Diba? Biglang dumukot ng one-handed floater. Actually, nasa YouTube din yun. Saka yung mismong play medyo fresh pa sa memory ko. Parang inbound play yun ni Brother Ren mismo. Inbound niya sa akin, sa top of the key. Tapos, dinrive ko ng konti, na double team ako. Tapos, sakto, baseline. Open. Na open siya. Dinrap ko. Tapos, clutch bro. Pasok. Pushot eh. Parang pinushot. Mark Kagiwa talaga eh. Prime Mark Kagiwa talaga eh. Mukhang kailangan kong makita yun ah. Para medyo ma-excite naman. Share ko sa'yo yung link bro. Hanapin natin. Tineardrop eh. Tineardrop ni ano eh. Grabe. So let's ano na. Okay na. So let's move on sa ano sa ating lifestyle or parang workout. Mga ano ba mga pre ano mo? Mga pre food or pre meal food mo na kinakain bago ka mag-basketball or mag-workout. Lalo na ngayon. Nung time. Kahit ngayon. Okay. Okay, ngayon, ano eh. Actually, ever since naman, wala naman akong specific. It's just that, ano, malakas lang talaga akong kumain kasi, kasi alam ko, pag magbabasketball ako, talagang, ano eh, yung pawis ko, bubuhos talaga yan. Kahit hanggang sa medyas ko, tutulo yan. So, talagang, ano yan, yung mga kinakain ko talaga, ano, anything lang na, ano, carbs. Na pwede kong kainin. O, carbs. Loading ka. Anything, actually. Kasi papawis mo naman eh, no? Mababurn mo rin. Oo. So, eto na. Ako talaga, kanina ko pa gustong itanong to eh. First of all, for our viewers right there, ano ba yung American bully na breed sa RPMJ bullies? Kasi, as we all know, hindi siya sobrang common sa Philippines to have a pet na bully. May parang connotation na medyo mahirap siya i-pet or i-train. So, what got you into this? Ano yung nag-start sa'yo? Why you got into this business? Well, yun. Actually, nung magkakasama pa lang tayo sa whole team, ano eh, meron na akong alaga. Way back, actually, nung ako pa lang sa whole team, wala pa kayo sa whole team. Way back 2012. Nag-acquire ako ng American Bully. Parang as house pet lang. Personal lang. Yes. Nag-acquire ako isang male. And then, after a few months, kumuha ako ng isa pa, female naman. So, doon ako nag-start. Pero walang intention ng breeding or whatsoever. Okay. Purely pet lang talaga. Alright.
May tanong ako, Ren. Yung mga pitbull ba talaga? Nag-gym ba mga yan? Iba, tanong muna natin, same ba ang pitbull at ang bully? Ayun. Under ba siya ng same breed or ng same family group? Or may definite distinction? Actually, ano sila, different breed sila. Yun. So, si American Bully, meron lang siyang ancestors na pitbull. Kaya nandun nakuha nila yung looks nila na mukhang... Pogi eh. Yung, macho yung, na. Parang muskulado. Mga facial expression. Na, parang galit lagi, di ba? Well, actually, ang pitbull kasi, kung mapapansin nyo, no, yung American Pitbull Terrier, mga ano to, mga lean, mga payat sila, pero naka... Batak. Lean yung nakalabas yung mga ano, mga muscles nila. Then, sa American Bully naman, ito na yung medyo massive yung ano nila, yung katawan nila. Pero nandun pa rin yung distinct look na mukhang pitbull. So mas malaman yung muscle nila, mas defined, kumbaga mas mamas, pero bato-bato pa rin. Mas mamas plus yung genes ng pitbull na bato-bato. So, nasa kanila pa rin. Parang kumbaga si ang American Bully is Arnold Schwarzenegger. mas na merong cuts. Talagang bodybuilder to the nth level. Okay. So ikaw, nagfo-focus ka primarily sa American Bullies? Yes. Walang pitbull, walang any other kind aside from American Bullies? Wala. Nice. And then go ahead. Actually ano nga eh, 'di ba? Yun nga, way back nga nakwento ko na sinubukan kong mag-start ako na aspect. Doon ko nakita yung ano nila, yung pagandahan ng temperament nila, ng ugali nila towards sa family, especially sa mga bata. So malambing ba? Sobra. Sobra. Yan, sobra. Gusto ni kaya, director. Kaya doon ever since, di na ako tumingin sa iba, talagang nag-focus ako sa kanya, sa breed ng American Bully. Sa breed namin. Now, naging ganito na nga, pinasok na yung breeding. Sa breeding. So, contrary to popular belief, hindi siya matapang, hindi siya nangangagat basta-basta ng bisita or what. Talagang malamig. Paano pag may bisita kayo sa bahay? Ano? Kasi ako, may dog din ako. Medyo, ano siya eh, pag hindi ka niya kilala, kailangan mo pang i-integrate yung bisita or what, parang papakilala mo muna, pero hindi siya yung basta friendly. Sa American Bullies ba, talagang friendly na sila, malambing na sila, even if stranger? Actually, ano yan, yan yung isa sa mga best quality ng American Bully, no? Talagang ano, bred out sa kanila yung aggression. Kasi intended sila talaga as family companion. Uy. Kaya nga kami mga breeder tsaka mga enthusiast, ang tawag namin sa kanila is the ultimate family dog. Kasi, really? Yes. Wow! Grabe, nakaka-excite naman. Tapos, di ba may kids ka din sa house? Hindi ka naman natatakot na baka mag-snap sila. Yung iba kasi ganun yung fear eh, bago kumuha, di ba? Yes. So, i-educate natin ngayon yung mga gustong kumuha pero may doubts or what. Actually, yun nga. Kaya rin nagustuhan ko nga dahil unang-una, syempre tayo, may family tayo, may mga anak tayo, maliliit. Kailangan safety ang uunahin natin. Priority. Bago tayo kumuha ng alaga natin na mga pet sa bahay. So, yun. Sa American Bully, wala siyang any aggression talaga. Even yung panganay ko, nung mga 2 years old siya, 3 years old, hinahatak niya yung buntot, sinasakyan, kinukurot, walang aggression. Wow!
ano lang siya, parang alam mo yun, chill lang siya. Chill lang. Nakatingin lang siya. Nagaantay ng gagawin sa kanya, kung ano ulit. Yung... wow, grabe, nakaka-excite naman yan. Alam mo yung, ano, alam mo yung, di ba, pag nakatingin sa'yo yung dog na hindi parang nakasmile pa sa'yo, tapos nag-aabok sa'yo kung anong gagawin. Yes. Parang ganun yung reaction nila. Parang pag, naman, pag naman nasaktan yan, lalayo lang yan sa'yo. Pero, ano ulit, babalik at babalik pa rin. Kasi, parang si Big Daddy G lang ah. Babalik. Pinanatuto eh. Ganyan yung mga ano. Yung ganyan nga. So, yung kahit masaktan, no? Nasaktan mo, babalik pa eh. No? Ganun talaga yung mga grabe magmahal. Yan, o. Mga malalambing. So, hindi yung kapag sinaktan mo, sasaktan ka rin. Bite back, di ba? Yan yung maganda, hindi bite back, di ba? So, ang ano niya, ang parang activity niya ba, sobrang, gano'n siya ka-active? And paano yung kain niya or parang diet niya? Yes. Ano ba? Sobrang, good question. Diba? Nice question. Paano ba siya i-maintain? Ano yung food niya? Yun nga eh, no? Nagkakaroon din kasi ng ano eh, parang ang tingin ng mga tao sa breed na American Bully ay parang masyadong high maintenance. Hindi siya high maintenance. Ang maglalagay lang ng ganong label sa kanya is yung owner. Sobrang naka-adapt sila kung ano man yung available. Situation available o kung ano yung hindi sila choosy ano yung bibigay ano na sa kanilang pagkain. Pag sinanay mo sila as owner na high maintenance, syempre similar to other pets, di ba? Oo. Ganun naman talaga. Ikaw as a pet lover, di ba? Gusto natin, ibibigay natin yung best. So, doon pumapasok yung talagang meron ka ng budget for them na mataas. Kaya iba, pag nakita, ang perception agad, high maintenance kasi ganito yung binigay. Ako kasi aminado ko pag nakita ko like ng mga pinupost mo sa ang gaganda ng pictures ng pinupost mo ng mga bullies. So, na-imagine ko agad, anong pinapakain ni Ren dito? Mga T-bone steak ba na raw? Everyday? Kasi, grabe yung muscle nila. Kumbaga yung protein na, palong-palong. Pinapin mo ba ng whey protein? Well, magandang topic to. Magandang topic to, no? Kasi, ito yung, ano, dito, maraming nami-mislead. Okay. Especially mga newbies, no? Tama. Kasi, yan. Siyempre, yung iba, nagbebenta yung mga marami kasi talaga nagbi-breed ng American Bully dahil ano nga eh hype nga eh in demand ngayon eh. Yes. Tsaka ang ganda talaga. So yung iba hindi talaga nila pinag-aaralan yung breeding. Okay. So hindi nagre-research, no? Oo, tsaka ano yan eh kailangan hindi lang basta breed ng breed, kailangan meron kang goal dun sa breeding mo. So ngayon babalik ako dun sa muscle, no? Yung sa nagiging misleading dun sa mga newbies, ano kasi yan, ang muscle kasi ng isang American Bully, ano yan, nasa genes yan nila. So kahit ang pakain mo lang dyan ay pinakamumurahin na dog food. Lalabas at lalabas yung ganong klase ng muscle nila. Okay. Kala ko hinahaluan mo ng creatine yung dog food nila o kaya ng whey protein. Well, pwede naman yung mga supplements na yan, no? May effect pa rin sa kanila yon, pero parang tayo, pagka nagsusupplement tayo, konting difference lang, tapos pag tinigilan mo, babalik ka ulit sa dati. Parang ganun din sa kanila. Same concept. Since nasa genes naman nasa genes na nila, no? American Bully yung muscle talaga. Tapos batak, putok yung muscle. So, normal feeding lang na kung ano yung kaya mo. Lalabas at lalabas. Grabe, sarap naman maging American Bully. Effortless. Yung kailangan yun, no? Walang workout. Kahit kumain ka lang ng chichirya pala. Walang no worries, no? Wala. Batak ka pa din.
may ano yung hoops eh. Pero bro, ano, may follow-up question ako dyan. Kung yun yung mga advisable na pinapakain sa kanila or yung maintenance sa kanila, ano naman yung mga bawal? Yan. Yes, good question. Okay. Oh, magandang tanong. Actually, kung ano yung in general muna, kung ano yung mga bawal na ipakain sa aso na nakakalason sa kanila. Okay. Chocolates. Yung mga chocolates. Yan. Ngayon, sa dog food naman, ano naman sila eh? Merong, depende kasi yan sa individual na dog, no? Minsan, nasa nai-inherit nila dun sa kanilang bloodline. Kasi merong mga lumalabas na merong sa bloodline na merong may allergy, for example, sa chicken. Ah, yes. Oh, pero yung mga ganyan naman, I think normal naman. It happens to every breed naman eh. Oh, nangyayari talaga 'yon. It's just yung allergy. Ano talaga eh, i-manage mo siya. Mm, tama, okay. Tama. So kung yung aso mo naman eh wala siyang lumabas na allergy to any kind of food na pwede mong ibigay sa kanya, as long as hindi deadly. Okay lang, no. As long as hindi deadly. Yes. Nice. Meron pa nga akong iba nakilala, nagbibigay sila ng mga vegetables talaga. Oh, vegetarian. Medyo may vegetarian. Yung golden retriever namin, vegetables kinakain na to. Para sa fiber. Totoo yan. Bro. Same lahat naman ng breed, di ba? Ganun din. Pero kasi grabe yung batak talaga nito mga bully parang hindi mo alam kung Oo nga, kasi nga, yun nga, sa genes talaga nila yon. So kahit anong ipakain mo doon, lalabas at lalabas sila. Okay. So medyo medyo trial and error din. Kasi yung sa allergy nga, hindi ka rin naman sure. Or depende kung yung sa mga binibreed ni brother Ren is medyo alam niya yung history nung yung track nung lahi nun. Bloodline. Good point din na pwedeng magtanong yung, let's say, ikaw as a buyer, pwede mong tanongin yung breeder kung ano ba yung, ano, saan ba mga allergic itong, let's say, itong bloodline na to, ito yung gusto ko. Ano ba yung sa experience mo, ano ba yung mga nagtitrigger ng allergy sa kanya? Para ikaw, mas nasi-select mo kung ano yung pinaka parang for you best na mabili na American Bully. O kung kaya mo bang i-manage kung halimbawa itong bloodline na to nagpapasa ng, for example, sila yung bloodline nila is allergic sa chicken. Okay lang ba sa iyo yun? Basta hindi ka na lang papakain ng chicken. Kasi okay. may mga ibang pet lover na gusto nila yung iba-iba talaga pinapakain sa alaga nilang aso. Yung nagme-mix it up, no? Para hindi masyano. Maganda. Meron talagang ganun. Lalo na yung mga binibaby talaga nila. Baka nagsasawa rin siya. Sana nakikinig yung girlfriend kung binibaby yung mga dog. Speaking of yung nga, breeding, meron akong tanong. Ano, nuwari, kung nuwari, gusto ko nuwari medyo may spot siya dito. Medyo brown siya. Naku, kaya, from your experience, Ren, kaya mo bang i-control yun? Ano kino-customize? Hindi, di ba? Mali mo gusto mas tayo yung tenga. Mas, ano mo yan? Okay. Pero, sige. Ayan. Ano pa rin? Okay. Valid question pa rin. Hindi, totoo. Naku-customize ba yun, Brad? Mali mo. Kasi as a breeder, di ba? As a breeder. Parang create player, di ba? Create ano, di ba? Create your own bully. O yun. Doon muna tayo sa seryosong sagot, no? Okay. Anyway, ayun, yung sa kulay naman, so sa color tayo, no? Kung meron kang specific color na gusto sa American Bully mo, you have to trace yung pedigree. Kailangan i-check mo kung ano ba yung kulay ng mga lolo, mga ninuno nila para ibig sabihin, carrier siya ng ganung color. So, kung gusto mong makapag-produce ng mga ganung kulay, doon din, yun, maglalabas siya ng ganun. Magpo-produce siya ng mga ganung kulay. Bloodline tracing. Selective din yun.
Pero bro, does it mean kapag kunwari, let's say ang kulay nung nanay is let's say black. Posible pa rin na manganak siya ng gray or dark brown. Possible. Possible yan, iba-iba. Possible. Like I said, ano nga yan, depende yan dun sa pedigree. Okay. Kung ano yung, kasi ano yan eh, let's say yung aso mo is color black, pero carrier naman pala siya ng fawn, ng white. So, magtotroba nasa yun. Nasa bloodline yan. So, posible. Gray reflect. Oh, ganda pala. Galing pala. Ganda pala. So, parang sa tao din, no? Kasi yung... Oo, minsan tisoy, pero, diba, ano, diba? yung dalawang anak ko, minana lang sa akin, kulay lang. Kulay lang. Kulay lang. Buti naman, G. Buti naman, no? At least kay Commander nagmana, diba? Dapat matawa ka talaga. Shout out kay Kumar Skimi. Diba? Shout out. Chusy ka pa? Okay. Alright. Another question, Brother Rain. Actually, direct through ba kami yung question ka pa? I know. I'm good. So, sa question ni G, diba, sa physical, ako naman, again, back to the maintenance. Pero this time, syempre, diba, bully sila, ang laki nila or what. Paano yung grooming niya? Yeah. Do you have to bathe him once a week, twice a week? Tapos, hindi naman sila mamalahibo, no? Oo, kasi hindi naman siya sobrang mamalahibo, pero nagsashed ba sila? Yung odor ba nila nag-iiba for a certain period? Paano ba yung sekreto? Para rin sa mga ano na, actually isa si American Bully sa isa sa mga breed na low maintenance pagdating sa coat nila. Ay, grabe. Kasi, yun nga, okay na sa kanila yung normal na once a week na ligo. Tapos, yung shedding nila, sobrang minimal. Ay, kaya, grabe. Kaya makikita nyo dito sa Pilipinas, even sa other countries, nasa household lang din nila roaming around yung mga American bullies nila. Ay, grabe. Pwede siya, kumbaga advisable siya sa mga may hika. Ganun. Sa may hika, pwede. Oh, hika, asthma. Depende sa ano rin. Depende dun sa sensitivity. Pero, yun nga, hindi siya malakas mag- Oh. Ay, grabe. Ito kasing sa amin, yung golden retriever namin, factory ng ano to eh. Ng buhok. No joke. Minsan, feeling ko nasa lungs ko na lang lahat. Parang tinatanggap ko na. Ganon ata talaga pag medyo mga ano mahaba. Like fluffy talaga yung book. German Shepherd. Grabe. Except low maintenance Shih Tzu. Pala siya. Paano naman yung ano, Idol Ren, yung activity niya? Do you have to walk? Kasi dami niya muscle, di ba? Kinalagyan mo ba ng weights? Do you have to exercise? Kinalagyan mo ba ng ankle weights yan? Pinag-bench press mo ba ito? Baka manghina sila kapag kulang sa exercise eh. Kasi yung muscle nila, di nagagamit. Nagbabicep curl ba yan? Pwedeng sumabay sa'yo, bro. Pwedeng sumabay sa work. Pwede natin sabay yan sa mixer's kitchen. Yun pa isa eh, no? Yun pa isa. Kasi makikita mo, kasi ever since, diba, yung mga pitbull, kung ano-ano sinasabit nila sa leeg, mga big chain talaga. Mga chain talaga. Pero sa American Bully naman, hindi mo na kailangan gamitan ng mga ganun. Yung normal, actually, kung yung aso mo na American Bully is off-leash sa bahay, okay na yun. Yun na yung daily ano niya, activity niya, okay na yun. Wow! Okay na yun. Hindi mo kailangan effortan na you have to take him for a walk 15 to 20 minutes every 3 times a day. Mas maganda yon, pero ako, I'm sharing my experience lang, no. For me kasi, kung ang pet mo naman na bully is roaming around the house, talagang ano naman yan eh, naglalakad-lakad yan dyan, tumatakbo-takbo yan dyan, so tumatalon-talon yan dyan. Nag-workout na pala mag-isa. Enough na yun sa kanila. Nag-hit na pala siya. 15 to 30 minutes na playtime is okay na sa kanila. Okay na yun. Hindi mo na, yung iba kasi, yun nga eh, isa pa rin to, no? Hindi mo naman siya kailangan ilakad ng mga long walk talaga. Papagurin mo na lawit, nakalabas na talaga yung hindi naman na siya kailangan ganun. Yung 15 minutes, 30 minutes na playtime, okay na yun.
a day. Oh, okay, ang gandang clarification niya. Ang daming na-decode na meets ni ano ni medyo low maintenance ang ano no, American bully. Kasi yung iba iniisip talaga mahirap i-maintain to kasi ako hindi naman ako nag-exercise masyado, baka kailangan niyang itakbo palagi or what, 'di ba? Ganun yung iniisip ng iba eh. Baka hindi nila ma-maintain yung ano, so, makipaglaro ka. Makipaglaro ka lang pala no, so patient. Yung pala, bayaan mo lang siya magba-burpees pala siya mag-isa, no? Oo. Kita mo nagpo-push up mag-isa, no? Oo, nagpo-push. Kaya nakita niya yung chest noon, 'di ba? Makita mo sa hagdan nagpo-pull ups pala. Nasa jeans eh, sabi ni brother rin. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag roaming around the house lang yan, hindi mo nakikita kung ano ginagawa niya. Makita mo na lang, nakaputok na yung... Oo, Muchik, nagsisit ups na pala mag-isa dyan, bigla. Ano, parang ano, boss, ang tagal mo naman, boss. Gutom na ako, boss. Sobrang low maintenance, you know? Sobrang low maintenance niya. Nag-workout siya mag-isa, naka-plank siya doon habang naghihintay ng dog food. Baka pagtawanan ka lang pag sumabay ka sa kanya mag-workout. Oo, parang... Kausapin na yung mga kasama niya. Tinan mo to, ang hina. Week. pero listening na ngayon natutunan, parang gusto ko tuloy ano, ang family, lalo na ako, 'di ba? Parang Big Daddy G ngayon, may dalawa ka diyang chikiting, 'di ba? Ako baka mag-enjoy lang so. Pero mo mga nang ano, add ko lang no. Meron kasing dalawang klase. Okay. Dito sa breed ng American Bully. Okay. Ito yung American bully na yung iba yung mga enthusiasts tinatawag nila na real American bully. Marami nang naging terminology, real American bully. Or American bully na ano, pure blood. Oh, kasi merong isa pa na hype din ngayon, na in din ngayon sa mga pet lovers, yung exotic bully. Ooh, may ako so ang bullies. medyo nalahian. Exotic bully. So etong kumbaga ano eh, exotic bully, ito yung mas more of sa indoor talaga. Kasi more of mga designer dog sila eh, mga toy dog kumbaga. Pero muscle pa din yan, idol. Ano pa rin yan? Batak pa rin talaga, brother. Oh, batak pa rin to. And kung siguro kung i-search nyo, makikita nyo exotic bully, sila yung medyo snub nose, mga bulldogin yung mga mukha, may pa-flash natin yung difference niyan, exotic bullies cha. May yung American bully. Meron ba silang ano mix breed doon sa exotic or talagang lahi lang din? Yeah, actually ito mahabang usapan yan, pero to make it short na lang siguro ganito. Ang una talagang breed is yung American Bully. Kasi 30 years ago, nagkaroon na ng standard ang American Bully breed. So, okay. Ito yung, katulad ng mga inalagaan ko ngayon, ito yung American Bully. Ito yung pwede mong, kumbaga, functional siya, pwede mong patakboyin sa labas, paglaruin, patalunin, etc. Yung mga medyo activity talaga na pang-workout, pwede. On the other hand, yung exotic bully naman, ano siya, since bago nga lang ang breed ng American Bully, may mga breeders na nag-experiment na gusto nilang gumawa ng something na may wow factor. Okay. So, wow factor. Na parang... Parang nilahian. Yung mga cute-cute na, alam mo yun, yung mga maliliit na bulldogish yung mga... So, meron silang mga ginawang mixed breeding. And then, yun, hanggang sa nag-derive na sila sa ganung looks ng mga exotic na parang French bulldog na may English bulldog na maliliit. Tapos, may mga tinatawag pa silang mga micro, nano, yung mga ganun. So, grabe, parang sim card lang. Parang sim card lang. Pero yun nga eh, sa sobrang until now, yung exotic bully is talagang parang bago pa lang nagkakaroon ng standards ngayon eh. Sobrang bago pa lang. So medyo dinidevelop pa yung exotic bully. Unlike the American bully na ito talaga may standards na sinusunod dito. So importante rin yun dun sa breeding. Kailangan yung breeding mo
naka-pattern lagi dun sa standards ng American Bully. Standard size. Pero feeling ko malakas yan, yung exotic, ano yan, yung exotic sa mga foreigner, yung ganyang class. Paano malakas? Sa ano ba yan, G, sa isang malakas parte ng probinsya sa... na-mention mo dati. May hilig sa exotic. Pero din tayo, kung ako dun ako sa OG American. Exotic baby. Sorry, depende naman yan sa ano. Depende yan sa dun sa tao. Kung ano yung preferred nila. Merong ibang tao preferred yung exotic bully. Meron namang iba preferred yung American bully. Add ko lang din, kung exotic bully ang mapipili, ito hindi ito kailangan mapapagod or medyo TR. Ito hindi mo talaga medyo delikado sa kanila, medyo since snub nose sila, prone sila sa heat stroke. So kumbaga yung pagkabatak nila for ano lang, front lang, no? Hindi ganoon kalakas yung resiste. Kumbaga naka-steroids lang sila, no? Hindi legit yung pagka-healthy ng batak. Hindi katulad nung sa ano. Hindi sa American, puro talaga, no? Oh. So kung mga advice mo, American bully talaga ang mare-recommend mo talaga if you really want to. Hindi, ano naman yan eh. As I've said, ano nga yan eh, kung ano yung preferred mo na... Preference pa rin naman. Na aso. Kasi ano naman yan eh, parehas naman silang may tamang, ano, tamang pag-aalaga. May way, so, magkaiba lang. Tamang way na pag-aalaga. Wag lang kasi, yung iba kasi, syempre, since ang thinking is parehas bully breed to, or American bully breed to, ang ginagawa ng iba, kahit yung mga exotic, yung mga exotic, tinitreat nila as one. Nila, papalakarin, kahit medyo mainit, yun na, doon maraming namamatay. Gandang knowledge niya na para sa mga may exotic na bullies. Pero bro rin, pala yan, guys. Pero bro rin, dito sa market natin, sa statistically speaking, dito sa market natin sa Philippines, ano yung mas mabenta? Yung American bully ba or yung exotic? Ano yung mas mahal? And yung economical scale niya, ba yung mas medyo mas pricey? Para may expectations din yung mga prospective buyers. Well, ano yan eh. Parehas lang sila na ng pricing. Same lang sila ng pricing. Magdi-depend na lang yan dun sa quality ng ginamit mo na breeding, tsaka dun sa napoproduce mo na quality ng exotic bully or ng American bully. So, dun kasi talaga. Pero, yun nga, for example, sa American bully, more of sa standards. And then, meron kang mga may mga extra na pang, alam mo yan, yung parang may wow factor na mas labas yung muscle compared dun sa ibang mga mga ibang nabibreed ng ibang kennels, yung mga ganon. Tapos merong distinct look, like yung iba kasi gusto masungit yung mukha. Yung iba galit, naman gusto yung medyo lawlaw ng konti. So depende sa preference eh. So yun, may mga iba-iba ring iba-iba ring price yung mga ganun. But basically for American bully, as much as possible na pasok dun sa American bully standards, mas mataas yung presyo. Pagdating naman sa exotic bully, mas maliit, mas compact, mas maganda yung kulay. Let's say for example, mga tricolor or yung mga ganun, kung ano yung hype na color, mas napipresyohan ng mahal. Pero basically same sila. Same lang sila. Okay. 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 Bro, speaking of preferences. Yeah. Napansin namin si Papi Derek. medyo mo siya, no? I believe you're a good friend of Derek Ramsey, right? Ano yung preference ni Papi Derek na na breed? Ayan. Dog lover siya. Marami siyang alagang aso. Para siyang
Para siyang si idol natin na si ano, si Mamba. Oh. Oh, H Mamba. Oh, si H Mamba, maraming mahilig sa ano, mahilig sa oh. Sa dogs. Meron sa dogs lang. Dog lover. Dog lover tayo, guys. Dog lover tayo. Meron siyang golden retriever. Pala nag-SL ako direct. Meron siyang American Bully. Meron siyang corgi, meron siyang corgi, okay, corgi. Meron siyang Samoyed. Ang dami. Meron siyang English Bulldog. Mahilig talaga siya. Mahilig talaga siya. Mahilig talaga siya. Mahilig. Mahilig. Oh, maganda yung comparison mo talaga, brother, rin kanina. Approved. Eh, itong ano, brother. All right. So, let's jump na sa ating pinakaabangan ng ating mga viewers, subscribers, listeners na segment. Yan. It's time for... It's time, man. ...24 seconds with the Fudgers. Ooh. Alright, so yun. Ang ating 24 seconds with the Fudgers where we will answer random questions coming from our subscribers. Verse. Subscribers. Sorry, naka-braces ako. Verse siya yung rock eh. Na si Hitchman ba lang ang nakakaalam. Yeah, see. Na we have to answer within our time limit, which is 24 seconds. 24 seconds, brethren. So, ayun. Parang and, shot clock violation. Shot clock. And so, for this time, of course, may ano, may option. Advantage si brother rin. May option. Yan. If he'll opt to choose go, I mean, he'll opt go to first. Go first or last. Or last. But, okay. After niya marinig yung question, syempre. Yes. Question muna. So, okay. So yun, brother Ren, this is a random question from our viewers. Nux. Gaano ba karami nag-text din sa'yo na sasagutin natin lahat in 24 seconds. After marinig yung question, we'll let you decide kung gusto mo mauna or maging last. Alright? And then, from there, proceed tayo. So guys, ready na ba kayo? Buksan mo na. Question natin. Tama nang so, mat- before mo i-start yung timer. So, the question is, if you are to be reincarnated in your next life, but not as a human being. Seryoso, no? Yes. What type of animal would you want to be? Parang obvious na yung kay brother. But, malay mo ba? Ting, 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 ting. Bawal dog. Oh. Bawal dog. Kasi nag-topic na tayo ng dog ngayon. So, obvious na yung answer. Next. Lalo na si brother eh. Okay. Si Drew, baka pussycat din siya. Hindi natin alam. Baka talagang mahilig siya sa pussies. Or pangin niya yung paliwanag. Kumbaga. Yes. Why? Yes. Why? So, before we start, brother, do you want na i-alay muna natin si ang Fudger, si G, si Big Daddy G, para makapag-isip-isip ka pa, or mauna? Or, oh, mauna na lang ako para ayun. Wala sa akin yung pressure, no? Ayan. Una na daw si brother. Mamba mentality yun. Taking the lead. Oh. Mga gusto ko talaga sa mga teammates natin sa basketball, eh. Sure. Okay. Hey, the shot clock. Alright. The shot clock is ready. So, last ka, Drew. Kasi after ni Ren, same ano tayo. Ayun, within the shot clock din yung explanation. Yes, kaya, yes. 24 seconds lang. Pagka-start ko, tirahin mo na. Take the shot. Take the shot. Okay, so brother Ren, are you ready? Your 24 seconds starts now. Okay, yung gusto kong animal sa next life ko ay rat. So, Big Daddy G, ikaw na. Your 24 seconds starts now. Ay, nako, hirap. Sa akin siguro gusto ko maging ano, isda. Bakit isda? Gusto mo isda? Steady lang. Nandung ka lang, chilling ka lang. Bigyan mo ako ng food. Sa aquarium lang. Chill ka lang. Chill ka lang. Inom-inom na lang. So, matutulog ka lang, ano? Matutulog ka lang ng lumulutang. Diba? Gusto ko lang, relax lang, di ba? Tutulog ka nang nakabukas yung mata, tama, di ba? Pag... Oh. Tama ba? So, isang isang tilapia. Sabi ka naman, mga flower horn. Oy, wow! May pa flower horn? Flower horn.
Flower horn pa talaga. Flower horn talaga gusto mo, ha? So, ayaw mo lang ng ano, ng pating shark o kaya ano, great ano, white shark ba 'yun? Great white horn. Doon tayo sa aquarium. Flower horn. Gusto ko sa aquarium lang tumira, ayoko sa wild. Pero bakit ano, bakit flower horn? Kasi hindi niya na-explain bakit yung specific na isla. Oo, oh, bakit flower horn? Flower horn. Ano meron sa flower horn? Ano ba yung itsura ng flower horn? Alam, malaki ulo. Tapos? So, malaki ulo. Yun lang yung reason niya. Kasi malaki ulo. Gusto mo naman malaki ulo? Okay. Sige, H-mamba na. H-mamba. Puta, sorry. Pressure. Pressure, no? 24 seconds. Starts now. Ako siguro gusto ko maging ano, maging American Eagle. Kasi, para titirahin ko lahat ng mga flower horn na nasa tubig. Para uuluhan mo lahat, no? Ulo, lalaki ng ulo eh. So, ang daling kainin itong mga to para yung lifespan ni G, saglit lang, tapusin na natin agad. May galit ka sa akin, ano, American Eagle. Tapos mamatsagan ko lang yung rat ni Ren, mabang ng habol na, mag-judge lang ako sa taas ng puno. Para, habang nakikipaghabulan sa pusi. Habang nakikipaghabulan sa pusi. Okay. Okay, okay. Sige, sige, okay. Sige, sige. Okay, it's my turn. It's my turn. Ate, na-pressure ako ah. Okay. Sige. Ay, 24 seconds. Starts na. Dapat talaga, pusa. Domesticated cat. Kasi, petics eh. Tutulog lang, papakainin, di ba? Pero, para medyo mapantay ko yung level, kambing na lang. Kambing. Kasi, para ang tawag sa akin, the goat. The goat. The goat. The greatest of all diba? Time pala. Ang gusto ni Direk. Merong ano eh, merong, alam ko sa Quiapo dati, ewan ko kung inabutan niyo yung mga ganyan dati. Uy, wag yung Quiapo. Ano? Na yan, alam ko yan. Na, nakakalat yan sa ano, sa superpass. Parang alam ko yan, brother Ren. Pang black magic ata. Pang black magic ata yan, brother Ren eh. Di ba ano yun, yung ang tawag doon, dream catcher. Yung nalagay sa mga pinto. Dream catcher. So, so pagsuot yun ni, ano, ni Andrew. Siya yung the goat. Siya yung the goat. Yung pala gusto niya, no? Maging mala Jordan. Goat? Pani si Jordan doon. Wala, wala. Walang laban si Jordan sa mga game catcher sa kaya ako. Panis yun, brad. Mas mabenta pa yung kaysa sa mga Air Jordan na sapatos. Ay, Diyos ko. Okay, I guess that's it. We will now move sa ating final segment. Big Daddy G, take it away. Okay, last but not the least, ito ang segment kung pwede kang bumati. Medyo nakainom na ako, ah. Pwede ka nang bumati at mag-promote ng kung ano man. Mag-promote? Linawin mo kasi. Yung dulo ng bumati niya, hindi ay eh. E. Oh, tsaka sinestop niya eh. Binibitin niya eh. Sorry. Ito ang Make Your Body Session. Sessions. Okay. So, Ren. Simulan mo na, Ren. So, brother Ren. I-ano na natin ang yung RPMJ Bullies. Oh, yes, una muna, thank you sa inyo, no? Sa walang anuman. Sa pag-invite dito sa... It's an honor. Grabe. Sa... Sneaker Fudgers. Sneaker Fudgers. Fudgers. Sneaker Fudgers. Yun. Yun, thank you sa inyo. Tapos, i-flag ko lang yung ano yung RPMJ Bullies, no. So if ever man merong mga gustong mag ano mag-acquire ng American Bully, meron akong IG which is RPMJ Bullies at saka yung FB page ko RPMJ Bullies. Tapos pwede rin akong i-message directly sa
personal Facebook page ko, Ren Cruz Tirados. So, bakit? Yun? Lahat ng account na yun, IG, Facebook page, and yung personal account ko, sumasagot ako doon lahat. Active ako doon. Wow! Kahit anong oras. Isa flash na. Ay, kahit anong oras. Iba talaga pag mga rat. Mag-message lang kayo doon. Then, yun. Kung may mga available tayo, pwede ko kayong bigyan ng mga ano, ng mga videos, photos, kung nice. Medyo malayo. And pwede rin tayo mag-schedule ng kennel visit. Oh, nice. Sige, yan. Finash na natin lahat yan para sa ating mga viewers. Okay, so, sa video pero, natin na to. Baka, Sir Ren, meron ka pang batiin? Mga friends and family there. Sige, nabati na lang natin yung mga, yeah. ano, yung mga, ano natin, mga previous, or mga office mates natin. Ex-office mates natin dyan sa All Sim, Makinli. Yes. What's up? Especially your previous guest. Marami na rin ba? Marami na rin subscriber na ex-Holsin dito. Hopefully. Madagdagan pa, lalo ngayon. Hopefully, dyan na madagdagan pa. Especially with the guest na dumating. Back to back tayo eh. Back to back eh. Si share natin to kina ano. Share natin to dun sa mga tropa din natin. Sige. Share natin to. Alright. Maraming thank you, salamat. Thank you rin. It's an honor and a privilege na paunlakan mo kami talaga sa episode na to. Okay. Salamat. Thank you. So, lahat, thank you sa mga, ngayon, sa mga nanood nito. If you like the video, subscribe lang, like, and comment. So, yes, sir. Thank you sa lahat ng mga aming mga subscribe, mga solid mga subscribers. Tuloy nyo lang yan. So, tuloy nyo lang yan at itutuloy din namin. Yeah. Magkatuluyan na. Yes, sir. It's mambo. Sa akin naman, wala. Thank you lang sa lahat ng mga nagsusupport, nanonood sa channel natin. Hopefully, we provide you informational topics that, you know, ang tickle deep. Your fancies. And ma-excite pa kayo, hopefully. Lalo na ngayon, grabe, for dog lovers. Sobra. Like us. Natutunan. Mm-hmm. Ang daming natutunan, daming learnings. So, solid. Love you guys. Alright. And last quick shout out sa birthday boy na tropa ko sa Mapua dati, si Mike Rodriguez, birthday niya last week. And na touch natin yung exotic. Birthday Mike. Shout out kay Jen Mendoza. Jen Mendoza, dating office mate natin yan sa mga ate. Exotic. Basta may something sa exotic na word eh. Okay. The food. The door-to-door kita, Jen Mendoza, para minutes. Ako pala. Ay, nakalimutan pala ako. Wait, yung kapatid ko, yung ate ko, birthday pala niya, October 20, so a few days from now. So, happy birthday, man. Love you. Isa yan sa mga nanonood sa atin kahit ayaw niya, wala siyang choice. Happy birthday, so, ate. Happy birthday, ate. Okay. Ayun, thank you ulit, Ren. Hopefully, makapag-part 2 rin kasi bitin eh. Bitin talaga. Marami. Sobrang marami. Andami. Mga questions pa kami din. So, ano natin yan? Let's work it out, okay? Thank you again. Para ano din eh, maganda rin kasi para yung awareness. Yes. Mahirap kasi actually isa ako dun sa mga ano eh enthusiast na talagang pinipilit na kumbaga ma-educate talaga yung mga tao para mawala yung mga misconception tsaka yung misleading. Yes. Actually kasi nga parang kasing nangyayari kasi dito is since hype yung American Bully, parang marami rin mga, hindi maiwasan eh, marami rin mga nansasamantala, nanloloko. So, yun, maraming mga kwento eh. So, mas maganda, mai-guide natin ang tama. Mai-guide pa natin. Sige. Especially yung mga buyers natin. Yun. Message yun lang si Sir Ren. 24 hours, sasagutin niya kayo. Yes. Or sa mga viewers natin na interesado. Poratya, walang tulog. Comments sila dyan. Oo, yung mga comments dyan, lagay nyo sa comments box. Paparating natin kay Brother Ren. And then we can invite him again to answer those questions. Yes. Another session. Yes, sir. So, ayun.
Okay. Thank you so much, bro. All right. Solid. Okay. Solid. Salamat, salamat. Thank you. Again, thank you, Fudger Nation. Abangan nyo ang aming next episode at ang aming ibang mga releases. This is, again, your host, your direct, Martin Andrew. This is your exotic DJ, Big. this is Harvey, your producer and editor. But call me H Mamba for my NBA fantasy handle. Peace in the Middle East and everywhere.